Hello guys, kumusta kayo? Balik ulit tayo dito sa pagtuturo ng mga Math Theories and Principles para sa lahat, tinatawag nating channel na Math Lahat. At ngayong araw ay pagpapatuloy natin yung pag-aaral natin sa polynomials. Guys, sa polynomials, meron tayong tinatawag na mga special product. Ito yung mga type ng polynomials na pag minultiply mo ay meron siyang sinusundan ng mga pattern. Katulad nitong special product number 1. Kung makikita nyo guys, meron siyang pattern. Halimbawa, itong x plus a times the quantity x plus b. Ang answer niya guys, ay not ganito ang pattern niya. X squared plus a plus b quantity times x plus ab. Ibig sabihin, kung alam nyo guys yung value ng a at value ng b, isa-substitute nyo lang dito sa answer na pattern niya. So, alimbawa, for example, meron kayong x plus 7 times the quantity x plus 2. So, alamin mo lang, ano ba yung a? Okay, ano ba itong, anong value nitong a? At anong value nitong b? So, dito sa example na ito, yung a natin dyan ay equal to 7. At yung b naman natin ay equal to 2. So, itong mga value ito, ang isa-substitute mo lang dito sa equation. Kasi kung makikita nyo, itong dalawa, x plus a, katumbas nitong x plus 7. Ito namang x plus b, katumbas naman itong x plus 2. So, isa-substitute nyo lang. So, this will be equal to, kukopyahin nyo yung x squared, kasi ito ay galing sa x times x, x squared. So, kukopyahin nyo lang siya ng x squared plus, yan, dito na papasok yung a sa kabi. Ano ba ang a natin? Diba? Ang a natin ay 7. So, 7. Isa-substitute mo yan dito. Right? Tapos, ipa-plus mo yung b. Kasi nasa equation natin ay b nandito. So, value din ng b itong 2. So, ilagay mo lang dyan is 2 plus. So, ang ibig sabihin naman nito, guys, ay i-multiply mo yung a at b. A times b. So, this is equal to 7 times, ang b niya ay 2. Then, you just simplify the answer. So, x squared plus 7 plus 2 is equal to 9. So, dito guys, nalimutan nating ilagay yung x, di ba? So, ilagay natin yan dito sa multiplication ng 7 plus 2 is equal to, so this will be equal to 9x plus 7 times 2 is 14. So, ganun kasimple. Kasi, yung una nating pinag-aralan ay ginagawa natin yan by distribution, di ba? So, yung una nating pinag-aralan, yung tinuro ko sa isang video ay ganito ang ginawa. X plus 7 times x plus 2. Ang ginawa doon ay distributive. So, multiply natin itong x. So, ginawa siyang x squared x times x. Tapos, ito naman pangalawa ay x times 2 is plus 2x. Then, tapos na tayo dito. Dito naman siya. Diba? 7 times x is plus 7x. Then, the last is 7 times 2 is plus 14. So, kung makita nyo guys, ito ay equal to x squared 2x plus 7x is equal to 9x plus 14. So, parehas na parehas siya dun sa unang solution, di ba ito? Okay. So, ganun yan ginagawa itong unang special product. So, pag nakakita kayo ng ganitong form, x lang siya, wala siyang ibang numerical, wala siyang ibang tinatawag na variable na katabi. Basta ganito siya, x plus anything. Ganito ang gagawin nyo, guys. Shortcut yan. This is the shortcut
method. Ito yung wrong method ito. So dito naman sa special product number 2, kung makikita nyo, pag ganito naman ang style, di ba? X plus y squared. This is equal to x squared plus 2xy plus y squared. Halimbawa, meron tayong 2w plus 5c squared, di ba? So, titingnan nyo anong value ng x, anong value ng y. So, ang x dyan is equal to 2w. Diba? Ito. Katapat nito. Yun namang y is equal to 5z. So, isasubstitute mo lang yan dito sa equation. Dito sa mga values nito. Diba? Yung nasa right side. So, ang x is 2w. Gagawin mo lang dyan. Kasulat ka ng 2w. I-square mo rin siya. Bakit square? Kasi dito ay naka-square. Okay, kukopyahin mo yung mga symbol doon. Tapos 2. So, yung x niya is 2w. Right? Ang y, multiplication itong tatlo, 2 times x times y. So, 5z. Plus, kukopyahin mo yung y squared. So, ang value ng y squared ay 5z. So, lalagay mo siya yan ng 5z squared. So, kung matitingnan nyo guys, ginagaya lang natin yung formula. Diba? So, hindi na kailangan pang mag-ulit-ulit pag ganito ang style nung multiplication of polynomials. So, ito kasing x plus y squared para rin yung ano, x plus y times x plus y. Dalawa siya, di ba? So, kesa squared. So, dito, gagawin natin is you just simplify it. 2 squared is equal to 4. W squared is equal to W squared plus itong tatlo, 2 times 2, 4 times 5, 20. Okay? Then W times Z, W, Z. Right? Yung mga variable. Ganyan ang pag-multiply. W times Z is equal to W, Z. Plus, 5 squared is 25. Z squared is Z squared. So, yun guys. Yun ang answer mo dyan. 4W squared plus 20WZ plus 25Z squared. Ganun din ang kalalabasan dyan kung yung mano-mano. Okay? Halimbawa, gawin natin dito. 2W plus 5Z. Diba meron tayong times 2W plus 5Z. So, pag yan, ang ginawa mo dyan yung dati nating style. So, ito muna, 2W times 2W, yan, 4W squared. Then, dito naman siya, distributive, 2W plus 5Z is equal to 5, 10W, Z. Then dito, right, plus 5 times 2, 10 din, W, Z. Ito, W, Z times W is WZ. Then lastly, okay, nandito, 5C times 5C is equal to positive 25Z squared. So, by simplify, magiging siyang 4W squared. So, ito, like terms, summation of like terms, di ba? Like terms ito eh. WZ, WZ. So, like terms siya. Kung isa, pwede mo siyang i-add. 10 plus 10 is equal to 20WZ plus 25Z squared. So, kung makikita nyo, parehas ang answer, di ba? Dito sa una. Itong unang ito, diba? So, parehas lang siya. 4W squared plus 20WZ plus 25Z squared. So, ito yung long method. So, dati natin distributive method ito. Ito naman yung by formula. So, ganun yung special product 2. Ngayon, dito naman tayo sa special product 3. Kung makikita naman dito,
meron siyang x plus y, di ba? Multiplied by x minus y. Nagbago lang yung sign. Dito positive, dito negative. So, ang mangyayari lang yan ay ganito lang. X squared minus y squared. Halimbawa, dito tayo sa example. So, gaya ng dati ay kukunin mo yung mga value ng x and y. So, dito, ang x is equal to 3u and y is equal to 4b squared. Ito, diba? 3u plus 4b squared or x plus y. X minus y, diba? So, ang gagawin mo dyan ay kukopyahin mo lang siya. Ano ba yung x? 3u. Squared. Diba? Minus ano yung y? 4b squared. So, squared na siya. Squared pa, diba? Kasi yung y natin ay is naka-square na 4b squared. So, dito may squared pa rin siya. Then, 8 squared is equal to 9. U squared is equal to u squared. Minus 4 squared is equal to 16. B squared raised to 2 is equal to B raised to D fourth. Kasi yung squared niyan, pag exponent, in-square mo yung exponent, simply 2 times 2 yan is equal to 4. So, yun ang answer natin dito. So, pwede mo rin yung gawin doon sa unang yung ginaganong ka, pwede rin siya. So, to check, kaya natin, 3u plus 4b squared times 3u minus 4b squared. So, yung dati. So, 3u times 3u is equal to 9u squared. So, susunod naman natin yung multiply ay itong 3u and negative 4b squared. So, positive 3u multiplied by negative 4b squared will be negative 12uv squared. Okay, sunod naman ito, right? 4b squared times 3u, pareha sila positive, so positive 12uv squared. So, ito naman ay negative times positive. Dito na tayo sa pang-apat. So, that is negative 16. B squared times D squared is equal to B raised to D fourth. So, this one, negative 12, UB squared. So, like terms ito, kasi pares yung variable na UB squared. UB squared, so like terms, pwede mo siyang pagsamahin. So, mangyayari dyan, magkakaroon ka dito ng 9U squared. Ito ay negative, positive, so magiging siyang 0. Ang matitira dyan ay negative 16 b raised to the 4th. So, kung makikita nyo, pareha siya ng dito, di ba? Yan ang special product number 3. Ito kasi ay nag-cancel na itong dalawang ito, di ba? Wala na to kasi 0 siya. So, punta naman tayo dito sa multiplication of polynomials special product number 4. So pag ganito naman guys ang forma ng ano inumultiply mo ax plus by is equal to cx plus dy. So ganito ang kalalabasan na format. Ito lang ang susundin mo. So ang gagawin mo uli diyan ay hahanapin mo yung value ng a, b, c sa kd. So for this example, halimbawa itong example natin 5x minus 2y 3x plus 6y. So, ang a dyan is 5, di ba? Ito yan, o. Ax, 5x. Ang b dyan is negative 2. So, isasama mo yung negative 2. So, ang c is equal to 3, di ba? Positive 3. And ang d is equal to 6. So, ang gagawin mo dyan ay gagayahin mo lang itong formula. Isasubstitute mo yung mga value ng A, B, C, and D. Okay? So, ang gagawin natin dyan ay
Ano ang A? So, gagawa tayo dyan ng 5. Okay. Ano ang C? 3. Okay. Ito, ito. Then, yung copy D, variable x squared, plus, so, dito tayo sa sunod, di ba? Yung AD plus BC. So, ano yung A? 5. So, ano yung D? 6. Plus, ano yung B? Negative 2. Times C is 3, di ba? So, ganun lang. Isasubstitute mo yung mga value dito. Then, you copy D, X, and Y. So, huwag niyong kakalimutan lagyan dito ng bracket. Kasi ito ay minumultiply siya ng X and Y. Okay. Plus, ano ang B? Negative 2. Times, ano ang D? 6. Diba ito, guys? Dito na tayo, B. Negative 2. D. 6. So, nandito. Then, yung copy D. Y. Squared. So, you just simplify the answer. So, 5 times 3 is 15. X squared. Plus, so, simplify muna natin itong mga nasa loob na ito, di ba? 5 times 6 is 30. Negative 2 times 3 is negative 6. Then, yung copy D. XY. So, plus, dito tayo, negative 2 times 6 is negative 12, di ba? So, ilalagay mo yan sa loob, negative 12. Y squared. So, by simplifying uli, we have here 15 x squared plus, so, 30 minus 6, nasa bracket siya, so 24 xy. So, dito, positive times negative, ito guys, pag ganito, plus negative 12. So, ang para lang yung positive times negative. So, magiging siyang dapat ito ay negative. Kasi meron kang plus 1 dito, 1. Okay, times negative 12. So, negative 12 siya. Y squared. So, yan ang answer mo guys. 15x squared plus 24xy minus 12y squared. So, yun muna guys. Sana nakatulong sa inyo itong lesson na ito about special product and multiplication of polynomials. Magpractice-practice lang kayo at matututo rin kayo dito ng mahasa rin ng inyong skill dito. So, until next time, salamat uli. Paki-like and share na lang or paki-subscribe sa ating YouTube channel na matlahat. Salamat!